Dalawang operations yan. And ang information po, lahat ng involved doon sa dalawang operations na yun, yung term sa atin sa PNP, yung sinibak o transfer, instead na mabigyan ng commendation or award, minalas pa. Tuluyan na ngang inungkat ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita ang tungkol sa mga miyembro ng CIDG na nanguna sa pagsalakay sa mga Pogo Hub kung saan naging matagumpay ang kanilang operasyon. Pero sa kabila nito, sa halip na parangalan at kilalanin ang kanilang mabuting nagawa, nirelieve sila sa pwesto at inilipat sa malalayong lugar. Matatanda ang nauna ng tinalakay sa Senado sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros o ang tungkol sa sinibak na CIDG Chief George Buyacao noong nagsisimula pa lang ang pagdinig tungkol sa mga nireid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac at sa mahiwagang katauhan ni Mayor Alice Guo. Din lang po sa issue ni Colonel Buyacao. Yes. Yesterday you mentioned na ni-relieve siya sa pwesto. Yes. Nagkaroon na po ba ng linaw kung bakit nangyari to? And would you assume, like from an outsider, parang meron bang pinagtatakpan kaya inalis siya bigla dun sa pwesto niya? I can't firmly assume yet, pero talagang nakakatawag ng pansin at duda yung timing at saka yung sequence of events. Pagkatapos ng isang matagumpay na raid na ang yaman-yaman ng naipakitang na raid at napa-custody ng PAOK sa tulong ng Police Colonel Ian, sa halip na magantimpalaan siya sa loob ng PNP bilang isang professional na police officer, bakit tila hindi kinilala yung kanyang magandang trabahong ginawa, mabuting trabaho, na parusahan pa dahil tinanggalan pa ng kasalukuyang posisyon at inilipat bigla sa ibang lugar. Pending pa rin ang query ko sa CIDG tungkol sa naganap na iyon at pending din ang tanong na iyon. Inulit ko sa kanila paglabas ko sa hearing dun sa pumalit kay Colonel sa kanyang kasalukuyang tungkulin. Pero dahil sa biglang pagdami ng mga natuklasan ng mga senador, ay hindi na ito napagtuunan ng pansin. Buti na lang ay muli itong binuway sa kamara ni na Congressman Busita dahil talagang nakakabahala ang mga ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian na lumalawak na ang galamay ng mga sindikato sa Pogo Hub at maaaring umakyat na ito sa matataas na opisyal ng ating gobyerno dahil kung inyong matatandaan, bukod sa pagsibak sa mga sumalakay na miyembro ng CIDG sa mga Pogo Hub, napabalita rin kamakailan na talamak na ang moonlighting o ang pagtatalaga ng mga aktibong Special Action Force ng PNP sa mga matataas na opisyal na namamahala sa mga Pogo Hub, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit natutunugan nila ang isasagawa palang na raid kaya marami ang nakakataka sa kanila. At para sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kongreso, narito si Congressman Jonathan Kit Flores na naunang nagbanggit sa mga kasong ito na sinundan naman ni Congressman Bonifacio Busita. There were reports that there were some CIDG units daw who assisted PAOK but after the raid were relieved from their positions. Is that correct? There were some instances that Mr. Jer, that it happened and I was not yet the director of CIDG at the time. But today that the collaborations between other agencies like PAOK, PAGCOR, the DOJ is strong. We are determined to help in whatever support that the Philippine National Police can provide in stopping this illegal IGL. Okay, now I understand that it wasn't during your term. Now, can you look into it po? Bakit sila ni-relieve? Yes, Mr. Chair. Instead of being commended for assisting PAOK, tuloy, ni-relieve tuloy ang mga, sino ba yung mga officers na yun? Yes, Mr. Chair. Can you submit a report to this committee? After? Yes, Mr. Chair. Who was the CIDG officer at that time? I think Police Major General Romeo Karamat, Mr. Chair. Okay. Thank you, General. Thank you, Mr. Chair. Balikuhan ko lang po yung CIDG. Yung nabanggit po ni Honorable Congressman Flores. General Francisco, kailan po ba kayo nag-assume as Director CIDG? Mr. Chair, I assume as Director CIDG last May 2, 2024, Your Honor.
So, bago po kayo, USEC General Cruz, meron pong dalawang incident information na nag-operate yung CIDG teams. Dalawang operation ito. At nagkaroon ng positive result. Positive in the sense na may illegal operations do sa kanilang ni-raid. Tama po ba? Dalawa yun? Opo. Yeah, opo. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. USEC General Cruz. Pwede po bang malaman kailan, anong taon nangyari yun? Yung una, sir, is 2023. And then, yung sa amin, sir, yung latest one, 2024. More or less, ilang personnel po ito, USEC General Cruz? Yung pagkakaalam ko, sir, yung sa amin, itong 2024, sir, ay wipe out yata yung buong team, sir, ng NCR, CIDG. And yung first raid ng 2023, sir, na-wipe out naman yata doon yung Region 3 Commander, sir, ng CIDG. So, Mr. Chair, dapat po ma-investigahan ito properly. Why? Eh, kung hindi po natin puprotektahan ang mga police personnel natin na nagtatrabaho ng maayos at may dedikasyon, kapalit, mamalasin pa, eh parang sinasabi natin, huwag silang magtrabaho. Hayaan natin yung illegal operations ng Pogo. So, hihina po ang pwersa ng kapulisan kung ganyan na may nagdidikta sa likod ng mga ito without due process. Sinisibak yung mga pulis natin, Mr. Chair. So, follow-up lang, Mr. Chair, doon po sa interpellation ni Honorable Congressman Flores, dapat po ma-investigan ito properly. Wait, ilang beses ba nangyari yung may na-relieve ng mga... Twice, sir. Twice. Yes, twice, ano, sir. PNP rin? Parehong CIBG operative, sir, yung mga na-relieve. Ang na-relieve? Yes, sir. And, different units... Okay. They were relieved and transferred to provincial assignments, sir. Okay. So, yun nga, sir. So, you're trying to tell this committee to investigate on that matter? Yes, Mr. Chair. And after the investigation, Mr. Chair, and they found out na naharas, na abuso yung police natin, eh, siguro tama naman na tapatan yung kanilang dedikasyon. Instead na tinapon sila kung saan saan, yan ang practice kasi sa PNP. Pag minalas ka, tatapon ka kung saan saan. Ilang involve by the way, I'm sorry, medyo naging interesado ako. Ilang involve ba yung ilang involve na police yung mga na-relieve? So after the operation on the anti-illegal activities sa Pogo, those PNP personnel were relieved? Yes, sir. The NCR chief of the CIBG and yung lahat ng tao niya, I think mga 20 plus siya tayo, sir. If I may, Mr. Chair, the whole team, that's our quandary now because the investigators of our raid in Bampan are now dispersed into several units. Some are even non-CIDG, which makes difficult for them to appear in our court proceedings. Those 20 members of the team that raided the anti-illegal Pogo were assigned to the different no, they were formerly, all of them were with the CIDG and CR. Yes, pero regional, ngayon na-assign na sila sa iba't ibang yes, lugar. Yes, chief, nagkalat na po sila. Will you confirm this, General Karama, General Mr. Chair, Francisco, I will check these names because I just took over last May 2, 2024, and I will give proper report to the committee, Mr. Chair. And can you kindly give us all the names of those personnel who've been a part of that operation? Maging ang ibang kongresista katulad din na Congressman Richard Gomez at Congressman Romeo Aco ay naging interesado na sa usapin. Pero bago tayo magpatuloy, napansin ko lang na karamihan sa mga nanonood sa ating channel ay hindi pa nakasubscribe. Kaya kung isa po kayo sa mga interesado sa mga ganitong content, ay hinihiling ko na ikonsidera nyo ang pag-subscribe sa ating channel at i-like na rin ang ating mga videos. Dahil napakalaking tulong nito na mas marami pa ang maabot itong mga ganitong balita at para na rin hindi nyo mapalagpas ang mga susunod nating i-upload. Ngayon pa lang ay taos puso na akong nagpapasalamat
at nangangako na mas pag-iigian ko pa sa mga susunod para hindi masayang ang inyong suporta. Kasi kung tutuusin, we have to consider them as hero, di ba? Oh, tapos marerelieve nga naman sila. And those who ordered the transfer, Mr. Chair. Yes, and saan sila mga na-transfer? Okay. And possibly, we will be inviting them over as well. Kung sino, Mr. Chair, yung nag-order ng pa-transfer sila? Okay, sige. Mr. Chair? Yes, Congressman Akop. May respectfully move that the head of the present or the current head of the CIDG would submit a report in so far as the issues raised by Honorable Busita and Honorable Flores are concerned. Yes. So move, Mr. Chair. There's a motion that pertaining to that issue that was mentioned by Congressman Kita Flores and Congressman Busita, moved by Congressman Akop. Is there any second motion? There is a second motion on behalf of the Committee on Public Order and Safety. The said motion is now approved. On behalf of the Committee on Games and Amusement, said motion is also approved. Okay. You can proceed, Congressman Busita. Mr. Chair, CIDG General Francisco, in fairness to those personnel na nagtrabaho, is it possible na ma-recall muna po yung kanilang reassignment while you are conducting investigation, Mr. Chair? Mr. Chair, I will look into this and if it is possible, I will do it, Mr. Chair. Ang inyong napanood ay bahagi lamang ng mas mahabang pagdinig ng Kongreso tungkol sa mga ilegal na pogob sa ating bansa. Kabilang na ang paggisa ng mga mambabatas kay Porac Pampanga Mayor Jing Capil. Dahil sa tila pagbulag-bulagan at kakulangan ng aksyon dahil sa hinahayaan lang nito ang operasyon sa kanyang nasasakupan. Kaya kung gusto nyo ring malaman ang mga kaganapan tungkol dito o kaya yung iba pang detalye tungkol sa pagkakarelieve sa pwesto kay Colonel George Boyacao, pwede nyo na itong sunod na panoorin. Hanapin lang ang link sa video description sa ibaba. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guide.